So yun mga kapirata, sa videong ito ay dadaanan natin ang full summary ng One Piece Chapter 1017 na pinamagatang Order. Nakuha ko pa rin ito sa Reddit page na r/onepiece, nasa comment section yung link. Pero bago yung lahat, shoutout muna kina Just In Case of Waltz Epal 69, Andrei Palabay, Xenon at Noob Gaming YT. Simulan na natin yung video. Ang pamagat nga ng chapter ay Order. Hindi tayo sure kung ito na ba yung legit na title kasi mas accurate sa translation kung yung pamagat ay Command. Pero parehas lang naman ang ibig sabihin yan sa parehong context. At ang pinapahiwatig nga ng title ay ang Order o Command ni Otama na makikita nga natin sa nilalaman ng chapter. So yung cover page nga ng chapter na ito ay i-feature si Baggy the Clown kung saan siya ay naging blocks of puzzle na nilalaro naman ng isang chimpanzee. Well, baka pag nakita ko na yung image ng cover, baka makabuo ako ng mga kakaibang teorya, so antayin na lang natin yung scans. Dito na tayo sa main chapter. Magsisimula nga yung chapter na ito sa live floor. Doon mismo sa huling nakita natin kay Otama sa chapter 1016. Ito na yung continuation ng paggamit ni Otama kay Bawang bilang transmitter para marinig siya ng buong Onigashima at makapag-utos siya sa lahat ng gifters na nakakain ng Kibi Dango. Ang kaso, noong siya ay nasa point na naia-announce na sa lahat yung kanyang command, sumigaw nga si Queen and mukhang direct ito kay Otama. At dahil nga dito, natakot at nahimatay si Otama. So naudlot nga yung announcement. Pagkatapos ay napunta tayo sa fourth floor kung saan makikita natin yung laban ni Jinbei at Husu. Ito na nga yung pinakahihintay nating mga highlights na ipapakita sa laban ng Straw Hats at Toby Roppo. At una nga dito ay yung Jinbei versus Husu na battle. Dito nga ay makikita yung isang cat girls na kasape sa grupo ni Husu na tinira si Jinbei ng kung ano. At dahil dito natawa nga si Husu. Lumalabas na kaya pala tumatagal yung laban dahil sa mga ganitong eksena. Patuloy nga yung pakikialam ng mga kasamahan nito para pigilan si Jinbei. Lumalabas din na ganito yung nangyayari kay Frankie laban kay Sasaki. And hindi inaasahan na nakita natin yung laban ni Inuarashi at Jack na ganun din pala yung nangyayari. Dahil sa pakikialam ng mga kanilang subordinates, hindi nga makausad yung ating mga bida. Sana ipakita sa atin dito yung sulong ni Inuarashi tapos hybrid form ni Jack, diba? Ako lang ba yung gustong makakita nun? Anyway, hindi din nagtagal ay nagbalik ulit tayo sa live floor. At mabuti na lang na-regain ulit ni Otama yung kanyang consciousness. Habang si Nami at Usopp ay nag-cheer sa kanya. Well, para sa isang bata, talagang matindi nga yung endurance ni Otama. Lalo na nasa gitna siya ng gera, diba? Kaya kinuha lahat niya yung kanyang lakas ng loob para mautusan yung mga gifters. At dito, sinabi niya sa lahat ng nakakarinig, "All gifters who have eaten the Kibi Dango, I command you to help Bro Luffy and Momonosuke. Let's bring down Kaido." Yan yung sinabi ni Otama sa lahat ng gifters, ayon dito sa summary. At habang sumisigaw nga si Otama, pinakita sa atin yung eksena sa pagligtas ng Heart Pirates kay Luffy. Dito lumalabas na kakakuha pa lang nila kay Luffy sa ilalim ng dagat at pinapump nila yung tubig or pinapump nila si Luffy para mawala yung tubig sa katawan nito para makahinga nga parang ganun. Habang si Momonosuke naman ay ligtas na kasama si Shinobu pero ito ay umiiyak dahil nga doon sa nangyari kay Kinemon at Kiku. Nakita lang naman ng 8 years old na batang ito na masaksak o mapatay yung dalawa sa mga mahalagang tao sa kanya ng harap-harapan. So maiintindihan naman natin kung bakit siya iyak ng iyak. Pero after ngang magbigay ng utos ni Otama, agad yung mga gifters ay nag-switch sides ng ganun-ganun lang. Si Briscola na nakita natin sa last chapters na nagmamayabang patungkol kay Kaido ay bigla na lang umatake sa mga kapwa niya sa subordinates ni Kaido na noon ay may kinakalaban ngang mga samurai. Makakakita tayo ng iilang gifters na ganun din yung gagawin, kabilang dito si Hamlet, yung giraffe na gifter. At dahil umabot nga sa buong Onigashima yung boses ni Otama, pati yung mga gifters na pinakita na tumutulong sa mga higher ups gaya ni Jack ay bumaliktad na din. At sinimulang atakihin yung mga kasamahan nila. Galit na galit nga si Jack habang si Inuarashi naman ay nakakaramdam ng relief.
Kahit na alam nating malakas siya, mahirap talaga pag na-outnumbered, lalo na kung mag-isa lang siya. So, sobrang laking tulong nito para kay Inuwarashi. Pati na rin yung rattlesnake na gifter ay makikita natin sa lokasyon nila Jinbei, kung saan inaatake niya yung mga tauhan ni Husu. Ibang-iba na talaga yung daloy ngayon ng laban. Pasalamat talaga sa ability ni Otama. Dahil nga sa sobrang chaotic na yung mga pangyayari kung saan yung kakampi ay naging kalaban, gulat na gulat nga yung lahat dito. Pinakita sa atin dito yung reaksyon ng CP0. Sila nga ay naguguluhan kasi wala silang alam kung paano ito nangyari. So dito na nga nasira yung kanilang analysis ng laban. Bali yung nakalagay sa mga information, ang gifters ay may total na 500. Kahit ganun kaliit, sobrang laking tulong nun sa Alliance. Pinakita nga sa atin na yung mga gifters na nasa live stage ay biglang nilabanan yung mga kakampi nila dapat, na ikinagalit naman ni Queen. Na-realize niya na si Otama ang may gawa nun, kaya naghanda siyang tumira ng laser beam, pero dahil nakatakas kaagad si Otama kasama si Usopp at Nami, medyo naguluhan ito. Nang bigla na lang pumasok sa eksena si Sanji at sinipa nga si Queen ng kanyang atake na Collier Strike, dahilan para sumabog sa bibig niya yung beam. Hindi sinabi kung bago ba itong atake, pero yung Collier o yung Collier Shoot ay mga unang atake na ni Sanji sa serye. Sana siguro upgraded version ito. Abangan natin yan. Dahil nga dito, galit na galit si Queen and sinabi niya kay Sanji yung Judge Son. Ito na nga yung pangalawang beses na binanggit ni Queen si Judge. At dito nga ay ni-reveal kung bakit. Tinanong ni Sanji kung magkasama ba sila sa isang research team dati. At binanggit ni Queen yung MADS o MADS. Mukhang ito yung dating organization na pinagsamahan nila Queen at Judge. Sinabi ni Queen na nakaraan na yun. At habang nagsasalita nga siya, ay nag-transform ito sa kanyang hybrid form. Yung kanyang katawan ay halos kapareho lang ng kanyang human size form, pero mas mahaba nga yung kanyang leeg. And meron pa din siyang buntot na robotic form. Sinabi dito na may 3-hook claw yung kanyang buntot. And yung braso naman niya sa kanan ay ordinaryong braso lang, na may hawak na espada. Yung kanyang kaliwang braso ay yung cyborg. Ito din ay mayroong 3-hook claw gaya nung sa kanyang buntot. Wala akong mahanap na pwedeng example dito, pero parang ganito pwede na. After nga noon ay napunta naman tayo sa lokasyon ni Chopper, kung saan nagkaroon ng ng epekto yung 30-minute rumble balls na ginamit niya. Dahil nga dito ay mas lalo pang lumiit si Chopper na parang isang sanggol. In fact, hawak-hawak nga siya ni Tristan sa kanyang mga kamay at yung kanyang helmet na suot ay talagang na-cover yung kanyang buong katawan. At hindi lang yon, yung kanyang boses ay nagbago din. Mula sa cute at matinis na boses, ito nga ay napalitan ng pangmatandang gurang na boses. Well, base lang yung sarili kong description. Pero ngayon nga, ang tawag na kay Chopper ay Old Man Baby Chopper. Dahil ganito yung sitwasyon niya ay wala nga makakatulong kay Zoro. Mabuti na lang sinabi ni Miyagi na mayroong medicine sa Zou Island na kayang gamutin si Zoro. Pero yung kapalit, nawawalan ito ng bisa in a certain amount of time. At ang mas matindi pa, after mawala ng bisa, mararamdaman ng uminom nito yung sakit na natamo nito ng mas doble pa. Imagine yung mga natamo ni Zoro na ganitong atake, idodoble pa nga. Pero akin lang naman, nakita na natin sa Thriller Bark kung saan sinalo ni Zoro yung sakit ng pinsala ni Luffy. Ano na lang to, diba? Well, kayo, ano sa tingin nyo? Then napunta na naman tayo sa lokasyon ni Jinbei at Husu, kung saan 1v1 na nga yung battle dahil wala nang nanggugulo sa kanila. Bakbakan agad yung pinakita sa atin. Inilabas ni Husu yung kanyang katana na mas considered bilang isang dagger at ginamit niya yung kanyang atake na Hagan o Knife Gun. Kapareho nito yung Shigan ng CP9, pero dito ay dagger yung gamit. Para makounter ito ni Jinbei, ginamit niya yung kanyang style na Gyojon Karate. Pero hindi natapos dyan yung lahat, dahil marami ding alam na technique si Husu na nakita lang natin sa CP9 members. Ginamit niya yung Soru o yung parang mabilis na movement para nga maiwasan yung atake ni Jinbei. Then umatake siya ng Rankyaku o yung attack na parang air slash na binlock din ni Jinbei gamit yung armament haki. Dito na na-recognize ni Jinbei yung technique. Naalala niya na ito lang yung mga styles na tinuturo ng world government sa kanilang mga tauhan. At habang nagsasalita ito, nag-take time si Husu para mag-transform sa kanyang hybrid form.
Naalala na nga din ni Jinbei yung lahat dito. Sinabi niya na natatandaan niyang mayroong CP9 member ang nakatakas sa kulungan, na dahilan nga para siya ay magtaka kasi government subordinate yon, pero kinulong nila. Dito na nga natin nalaman sa summary na sa isang prison sila nagkita. So medyo tumama nga yung teori ko noon na si Husu ay nagmula sa Impel Down. Hindi ko alam ah, ano lang naman yung prison sa One Piece, diba? And doon lang naman nakulong si Jinbei. Kaya lumalabas na sa Impel Down sila nagkita tulad nung naisip ko dati. Eto nga yung video na yon. Well, wala lang naman. Pero yun nga, nagpatuloy nga yung laban. And patuloy din yung pagsasalita ni Husu. Dahil dati siyang CP9 member pala, sinasabi niya dito na siya lang daw yung may kakayanan na tapatan bilang rival si Rob Lucci, na masasabi natin na pinakamalakas na CP9 noon. Pero ngayon, CP0 na nga si Rob Lucci. Sinabi din ni Husu dito na dahil lang sa isang pagkakamali, kaya siya nakulong. Pagkatapos ay inatake niya si Jinbei ng Gagan o Fangan, gamit naman dito yung kanyang mga pangil. After itong madudge ni Jinbei, sinabi niya kay Husu na nakaramdam siya ng awa sa kanya. And mukhang wala naman pala silang grudge na masasabi sa isa't isa ayon kay Jinbei. Pero sinabi ni Husu yung dahilan. Yun nga ay yung fact na dinedeklara ni Jinbei yung kanyang sarili bilang Straw Hat Pirate. Yun yung hindi matanggap ni Husu at galit na galit siya dito. Lumalabas na kaya siya galit sa buong Straw Hat crew. Noong 12 years ago, mayroong Devil Fruit na under ng proteksyon ng World Government Ship na nanakaw naman noong ito ay dapat na itatransport na. And 2 years ago, nakilala nga sa buong mundo si Straw Hat Luffy na nakakain ng Devil Fruit, which is yung pinoprotektahan nga nila Husu, yung Gomu Gomu no Mi. So ang lumalabas, galit na galit si Husu kay Luffy dahil taglay niya yung Devil Fruit na dahilan, kaya nga nagkasira-sira siguro yung kanyang buhay. Parang ganun yung dating. Although siya naman yung may kasalanan kung bakit ito nakuha ni Lucky Roo sa kanila, diba? Hindi nila maprotektahan ng maayos yung Devil Fruit. Pero yun nga, dyan na nagtapos yung chapter, summary. Well, para sa akin, sobrang ganda ng chapter na ito sa totoo lang, kumpara sa mga nirelease na mga chapters nung nakaraan. Kayo, ano yung masasabi nyo sa chapter na ito? Bali, yung mga deep analysis ko pa nga eh kapag pinakita na sa atin yung mga scans. Kayo, ano yung masasabi nyo sa chapter na ito? I-share nyo naman yan sa comment section. Maraming salamat sa panonood, mga kapirata. Paalam!